Pag-usapan po natin ang cholesterol level ninyo. I'm sure pumunta kayo sa doktor ninyo, di ba? May regular blood test tayo. Pag mataas ang cholesterol, lalo na yung bad cholesterol, sasabihin ng doktor, mag-diet. At kung sobra taas, minsan binibigyan ng gamot. Concern tayo sa cholesterol kasi nga, pag mataas ito, kita nyo, pag mataas ang cholesterol, nagbabara sa ugat. Di ba? Pwede sumakit ang dibdib, ma-heart attack, ma-stroke. Minsan itong mga cholesterol lumalabas pa sa mata. Di ba? Dito sa ilalim ng mata, sa tabi, at minsan dito sa bilog mismo ng mata. So, ang cholesterol natin, diretso na tayo sa topic, may bad cholesterol, ito yung LDL. Ito yung bad. Ang kodigo nga natin dito, lechon de leche, bad cholesterol. HDL ang good. Ang gusto natin, konti lang itong bad. Ito ang gusto nating situation. Ito, low risk ka. Marami kang blue na good, konti lang ang yellow. Ito yung normal. Yan, oh. May blue, may yellow. Pero marami-rami na yung yellow, pero normal value pa rin yan. Ito yung masama. Ayaw natin ito. Ito yung punong-puno ka ng taba, punong-puno ka ng bad cholesterol, konti na lang natitira mong good cholesterol, lima na lang to, at ito yung higher risk talaga na mas maikli ang buhay. So, anong mga risk factors para hindi atakihin sa puso? Diba ito, sa heart attack. Para hindi tayo ma-heart attack, meron mga risk factors. Una-una, kung may lahi tayo ng atake sa puso, may lahi tayo na mataas ang cholesterol, wala tayong magagawa. Yun ang pinasa ng magulang natin sa atin. So, mas mag-iingat tayo. Pag ang magulang natin, lolo-lolan, maaga na matay, at 50 years old, inatake na, mas mag-iingat tayo. Isabihin yung dugo natin, may diferensya. Mas nagkakaedad, mas atakihin sa puso. Lalaki, higher risk. Mga lalaki, mas maiksi ang buhay at mas tinatama ng heart attack kumpara sa babae. Pero yung mga babae, mag-iingat din. Ito yung mga risk factors tulad na sinabi ko. High cholesterol, higher risk for heart attack. High blood pressure, kocontrol natin yan. Sigarilyo, titigil. Ito, ang taba ni dapat bawas sa pagkain. Diabetes, kinokontrol. At unhealthy diet, iiwasan. Focus natin ngayon sa cholesterol at yung bad cholesterol. Okay? Ito po. Pag nagpa-blood test kayo, ito lalabas sa resulta. So, kunin nyo yung blood test nyo. Total cholesterol, ito muna yung total eh. Ito ang gusto natin, green. Yan. Pag green, okay. Pag yellow, borderline. Medyo pwede, medyo mataas. Red, masama. Orange and red, masama. So, total, gusto mo less than 200. Pag lumampas ka ng 240, mataas yan. Si Doc Lisa, mataas. Mga 270, 280. Kahit hindi malakas kumain, may lahi sila eh. Lahi nila mataas ang cholesterol. 240. So, pag ang total cholesterol mo, 200 to 240, borderline. Depende sa doktor mo. Dito ka magdi-dieta. Dito ka mag-iingat. LDL ang bad cholesterol. Lechon de leche, bad. Gusto mo, mababa. Gusto mo, 100 below. Pwede na rin 130 below. Pag lampas ka ng 190, very high. Lampas ka 160, orange, high na rin yan. Ito naman, HDL, ito yung good cholesterol. Ito naman, pabaliktad. Gusto mo ang good mo, mataas. Kaya pag mataas ang HDL mo, more than 60, happy ka eh, green eh. Yan o. Mas panalo ka dito. Pag mababa ang good cholesterol mo, ito yung bad, pabaliktad. Tapos meron pa tayong tinatawag na triglyceride level, isang klaseng nataba din. Gusto natin, mababa rin to sa 150. Kung lampas ka ng mga 250, 300, mataas po to. Triglyceride level mas tumataas sa may diabetes at mas napapababa ito ng exercise. Pero yung mga iingatan sa pagkain, halos pareho po. Pero pag tumataas triglyceride, tinitingnan natin kung overweight ba siya o baka magkakaroon siya ng diabetes. Yun ang clue natin. So, paano ibababa ang cholesterol natin? Ang number one sa lahat, oatmeal. Pag kumain ka ng isang tasang oatmeal, araw-araw bababa ng 10%, 20 points, 30 points. Isda, yan no, napakaganda para pampababa ng cholesterol. Nilagang mani, hindi ko sinasabi prito o maalat na mani, yung nilaga lang. Maganda po yan, yan no, wala ganong asin. Mantika, babawasan, gulay, ito po, lahat ng klaseng gulay dadamihan. So, para bumaba ang cholesterol, para at least iwas muna tayo sa gamutan, kung makakaiwas tayo sa gamot, beans, maganda po. Mani, salad, araw-araw, isa, dalawang tasang salad.
steamed vegetables. So, lunch and dinner, yan talaga po maganda. At mga prutas pwede rin. Ito yung mga pagkaing iiwasan. Siyempre, alam nyo na, mantika, mantikilya, maraming keso, mga favorite natin sa fast food, hamburger, french fries. Siyempre, prito talaga ito. Pwede naman kumain. Hindi ko sinasabi ako, kumakain ako nito. Pero paminsan-minsan lang. Minsan siguro, reward na lang. Pag lumabas ka, pwede kumain konti. Kung talaga nasa labas ng bahay eh. Pero hindi, wag lang araw-arawin. Yun ang gusto natin eh. Sabi ko nga, sa hipon, alimango, pwede naman, siguro yung ulo lang, medyo iwasan natin, nandun yung mga cholesterol. Tapos ice cream, red meat, puro taba, mas babawasan natin. Kung nagje-jeta na tayo, nagje-jeta, nag-exercise, tapos mataas pa rin talaga yung cholesterol natin. So, bibigyan kayo ng doktor ng gamot. Ito yung mga statins. Ang pag-inom ng gamot, para sa akin naman, relatively safe. Relatively safe, lalo na kung may lahi kayo ng stroke na, na heart attack na, walang choice eh. Talagang binibigyan ng statins. Pero, may benepisyo, may konti ding side effect sa iilang tao. So, depende po sa inyo. Ito po yung benepisyo eh. Wala naman talagang klaro sa medisina. Parang aspirin. Aspirin, maganda to, iwas heart attack. Pag binigyan mo ng aspirin, di ba, marami ko sa inyo, nakamaintain ng aspirin, maganda po, di ba, may benefit sa puso. Pero, may a few percent pwedeng pwedeng dumugo ang tiyan. Pwede kayong mag-bleeding. So, yun din ang complication. So, tinitimbang natin. Kaya nga yung aspirin after meals iniinom eh. So, sa statins naman, gamot sa cholesterol, ganun din. Maraming benepisyo. Iwas sa stroke, ano, yan o. 16% less stroke, 21% hindi nagbabara. Less heart attack, less major coronary event. 27% less heart attack, less bypass, hindi ka mababypass, maoperahan sa puso, ang daming benepisyo. Pero may a few, mga 3% on the average, posible magkaroon ng side effect. Posible na may magkaroon ng liver problem, may iba nagkaka-diabetes, yung iba, ito po, sumasakit ang kamay, sumasakit ang muscle, oo, may liver problem. Pag ganito po, sasabihin natin sa doktor, lalo na kung may dati ng liver problem, mataas ang SGOT, SGPT, paalam nyo muna. Para sa akin kasi, kaya nga pinipilit ko sa inyo yung natural at home remedy muna, kahit cardiologist ako, pinipilit ko muna kunin nyo sa mga natural and home remedies. Pag hindi pa rin talaga makuha, dahil yung dugo natin, talaga may lahi kayo ng ganitong mataas ang cholesterol, eh doon lang natin dadagdagan ng gamot. At pagdating sa gamot, para nga sa akin, kung nag-iingat kayo, pwede naman mababang dosis eh. Low dose, medium dose, high dose ng gamot. Alam ko maraming doktor nire-recommend high dose, mas maganda benefit. Oo nga, pero depende talaga eh. Kung low risk naman yung pasyente, parang si Doc Lisa. Si Doc Lisa, low dose lang binibigay ko. So, merong mga bagay na pampababa ng cholesterol. Merong mga gawain na makakababa. Ito nga gusto natin i-focus eh. Akyat baba ng hagdanan. Yan po, napakaganda. Pwede ka mag-map. Pwede ka mag-garden. Basta pinapawisan. Pwede maglaro, magbisikleta, sumayaw. Lahat ng physical activity nakakababa din ng cholesterol. Tapos ito po, paglalakad. Tuloy nyo lang yung paglalakad nyo dito. Napakaganda sa paglalakad. Merong mga pagkain na kababa sa cholesterol. Ulitin ko lang ha, yung oatmeal, napakaganda. Ayan, no? Isda, pwede po. Beans, tulad ng sinabi ko, di ba? Very healthy. Damihan ang prutas at gulay, bawang, sibuyas, avocado. Lahat po yan may tulong. At syempre, damihan ang gulay. Basically, damihan ang gulay. Eh. Less prito, damihan ang gulay, saging, carrots, at iba pang healthy foods. Nasa pagkain po ninyo yan talaga eh. Tapos, i-check nyo ulit ang cholesterol level nyo. Pag ginawa nyo na yung exercise, diet, check nyo ulit. Pag umabot na kayo sa green, eh, pasado na. Hindi na kailangan uminom ng gamot, di ba? Pag nandito kayo sa medyo yellow, depende po. Kung low risk naman kayo, siguro mababang dosis ng gamot o pwede rin itigil. Pero kung nandito kayo sa pula, o nandito kayong level nyo sa orange, kahit nagje-jeta na kayo, lalo na kung lalaki, overweight,
may lahi ng sakit sa puso, mas maganda po may konting gamot. Mas panalo kayo eh. Pero at least mas mababa dosis nyo kasi ginawa nyo na itong mga exercise at ibang natural na gamutan. Sana nakatulong to video. God bless po.